Mukhang may bagong game plan nga na gagawin itong si Coach Darvin Dam kapag nakompleto na itong team ng Los Angeles Lakers. Pero bago nga natin yan pag-usapan mga idol ay eto muna nga ginawa ni Kyle Kuzma ngayong araw laban sa Chicago Bulls. Well, tinira niya lang naman ng kanyang former teammate mga idol ng pampalalong 3-pointer. Kumbaga parang game winner na nga ito ni Kuz over kay Caruso dahil ang naging final score natin ay 100-97. At eto nga si Kuzma ay nagdala ng 21 puntos, 4 rebounds and 3 assists. Maalat siya buong game 9 out of 20 tapos 0 out of 3 siya sa field. Ang kanyang tanging 3-point basket ay eto nga pangpanalo. At mga idol, ang questionable nga sa last seconds ay itong si Zach LaVine. Down sila ng 3 points. Tapos halos 5 segundo na lang ang natitira. Tapos tumira ng mid-range jumper. Hindi nga alam mga idol ang mga NBA fan bakit yan ginawa ni LaVine. Usually kasi diba mga idol, kapag ganyan na lang ang natitirang segundo sa oras ay for sure 3-pointer na ang ititake. Or kaya naman quick attack to the basket for easy 2 tapos foul. Kaya naman para nga daw si J.R. Smith etong si Zach LaVine mga idol. Hindi nga daw alam yata ang oras at tumira pa ng mid-range jumper. At ayun, talo na ang Chicago Bulls. At ngayon nga'y pag-usapan na natin ito ngang binabalak ni Coach Darvin Ham na bagong game plan para nga sa team ng Los Angeles Lakers. Bagong strategy nga kapag bumalik na ang superstar nila na si Anthony Davis. Natanong kasi siya ng isang Lakers reporter patungkol sa paglalaro ni Anthony Davis at ni Thomas Bryant nang magkasabay sa court. Sabi nga ni Coach Ham, absolutely nga daw. The way AD is able nga daw na maglaro on the perimeter, ayaw daw nila na doon lang si Anthony Davis. Gusto nga daw nila balance sa labas at sa loob na itong si Anthony Davis ay nag-ooperate. Pero definitely daw ay susubukan nila yung duwong yon. Dalawa daw silang very high-skilled players. Pagpapatungkol nga dito mga idol kay AD at Thomas Bryant at kaya nga daw nilang umiscore on 3 levels. They can defend also nga daw at they can have good activity, good instincts. So definitely daw ay titingnan nila itong option na ito. Well mga idol, kung hindi nyo nasubaybayan yung mga nakaraang Lakers games nung bago pa ma-injured si AD ay full-time center nga ni Coach Sham, etong si Anthony Davis at si Thomas Bryant ay off the bench lamang. Pero ever since na itong si AD ay na sideline because of his foot injury ay etong si Thomas Bryant ay talaga namang nagpapakitang gilas. Pinapakita ano ang kaya niyang gawin bilang sentro ng Lakers, bilang starting center nila. At ngayon mga idol, sabi nga ng mga Lakers reporter na napapansin nila at siguro napapansin na rin ng mga Lakers fans na baka pwede naman pagsabayin itong si Thomas Bryant at si Anthony Davis. Alam naman natin ang nangyari nung si AD ay full-time power forward para sa Lakers, ayun ay yung kanyang first season in LA. At yun nga ay nag-average siya ng 26.1 points per game, 9.3 rebounds, 3.2 assists, 2.3 blocks per game and 1.5 steals. Si AD mga idol ay kasali sa top 10 MVP voting at kasali nga siya mga idol sa top 3 pagdating naman sa Defensive Player of the Year. At nung first season niya rin sa Lakers bilang full-time power forward ay naging healthy nga rin siya ng mga idol. Dahil hindi niya na kinakailangan makipagbanggaan, makipagsakit na ng atawan, makipagbakbakan talaga sa mga ibang sentro ng ibang NBA teams. Kaya naman for sure mga idol, sa tingin ko personally, dapat na gawin ni Coach Darvin Ham ito nga nasa isip pa lang nila ngayon na pagsasabayin si Thomas Bryant at si Anthony Davis, si TB sentro, si AD power forward. Kayo mga idol, ano ba ang opinion nyo dito? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.